Tungkol po sa mga pinakahuling pahayag ni Vice President Sara Duterte, pumayag na raw po ba talaga yung inyong pong kasamahang si Congressman Paulo Ortega na magpa-drug test? At meron pong bang basihan sa palagay ninyo ang VP para humamon ng ganoon at kayo rin ba game sa hamon niya para sa isang televised drug test? Well, Ma'am Corina, wala naman kaming tinatago. At ang sinasabi lang namin is willing kaming mag-undergo sa drug testing, hair follicle, at saka neuropsychological test. Ha? Kung yun ang gusto ni VP Sara, kaya lang, wag nating i-divert yung issue. Ang issue kasi ngayon is yung kanyang paggamit ng pondo, ang kanyang confidential fund, sana ipaliwanag yan ng maayos. Yun lang naman yung hinihingi natin. Humarap siya sa House Blue Ribbon Committee. At higit sa lahat, ipaliwanag niya kung paano niya ginamit yung Confidential Intelligence Fund ng DepEd at saka ng OVP. At yun siguro wala namang problema sa amin mga young guns at miyembro ng Kongreso. Hindi naman issue sa amin yun. Sa palagay ba ninyo, Congressman Kong Hoon, kailangan ba talagang sumailalim si VP sa isang psych test? Psych test maliban pa sa drug test dahil po sa kanyang mga sinabi, yung paraan ng kanyang pagsabi, ng kanyang mga pahayag doon sa nakaraang press conference. Kailangan po ba talaga? Kasi yung kanyang mga sinabi is hindi sinasabi ng may normal na pag-iisip. Yung gusto mong pugutan ng ulo, no? Yung ating pangulo, at naiisip niya, tapos verbalize pa niya, tapos gusto niyang itapon, no, yung abo, yung remains ng ating former president Ferdinand Marcos Sr. Sa West Philippine Sea. Pag nasa tama kang pag-iisip, hindi mo dapat sinasabi o iniisip na gagawin yun, no? Kasi tayo dito, issue based lang tayo. At saka hindi sinasabi ng normal na tao, normal na may normal na pag-iisip. Sinasabi ito ng isang tao na may galit, sinasabi ito ng tao na may pagkapikon, sinasabi ito ng tao na may kinikimkim na sama ng loob. So, kailangan ni VP Sara ng tulong. Pero she has all the right to refuse such a test. Kumbaga, wala pong legal na basihan para pilitin si Vice President Sara na pumayag sa isang psych test? Well, kami naman, dahil siya ang pangalawang pangulo, it is an unsolicited advice sa kanya, no? Dahil meron siyang tungkulin na kailangan gampanan sa ating bansa, sa ating bayan, at kailangan natin na siguraduhin na ang isang tao na nasa isang sensitibong posisyon, nasa tamang pag-iisip. Sa palagay po ba ninyo, kung sakali, kasi sabi po ni Vice President, siya po isang ayon na sabay-sabay daw po kayo lahat magpa-psych test at magpa-drug test. Kung sakali po hindi siya pumasa, ano po ang mga implikasyon nito? Well, syempre, magbibigay ng ano yun, ano, sa mga Pilipino. At saka, syempre, andyan na yung katanungan kung siya ba, karapat-dapat pa maging Vice-Presidente, dahil katulad nga na sinabi ko kanina, ang opisina ng Vice President ay isang sensitibong posisyon na ang kailangan, ang nakaupo rito, ay nasa tama ang kanyang pag-iisip. Paano po kaya matutuldukan? Ay, bago po yan, ano? May legal na basihan po ba ang paghahamon ng drug test mula po sa lahat sa inyo na tinatawag na young guns dyan po sa kamera? Actually, ano yan naman yan, ano? Wala namang legal na basihan yun. Pero willing naman kami. Kung yan ang gusto ng ating Vice President, kung yan ang kanyang hamon, willing kami magpa-psychological test, willing kami magpa-drug test, hair follicle test. Basta siguraduhin lang niya na after naming gawin yun, is kailangan humarap siya sa House Blue Ribbon Committee at sagutin yung mga katanungan ng mga congressmen, sagutin ang katanungan ng ating bayan kung paano niya ginamit yung confidential fund ng Department of Education at saka yung intelligence fund ng Office of the Vice President. At sa palagay po ninyo, ito na lang po ang paraan para matuldukan ito pong bangayan na ito sa pagitan ni VP Sara at Pangulong Marcos. At kayo na rin mga mambabatas, yung sagutin ang tanong po tungkol sa mga pondong ito ng kanyang opisina.
Actually, yung mga sinabi niya sa ating Pangulo is very uncalled for. Kasi una sa lahat, transparency and accountability sa pera ng ating mamamayan, yung pinag-uusapan. Kaya lang, dahil gusto niyang i-divert yung, ano, yung mga usapin, kaya siya naglabas ng mga statement na gano'n na hindi naman, ano, na wala namang koneksyon kung ano yung mga pinag-uusapan ngayon. Isipin niyo, Ma'am Corina, ang kanyang mga sinasabi, e nangyari pa panahon pa ng eleksyon. So, napakatagal na nito, vice president na siya, at sana igalang din niya yung kanyang opisina. Maraming salamat po sa inyo, Zambales 1st District Representative Jefferson Kong-Hoon.